Hey peeps, what's up? Kumusta? For today's video, we will be doing a hauling. Hindi ko alam kung may word nga ba na hauling, pero sige, okay na yun. But before we start our hauling, pumunta muna tayo dun sa last video ko na unboxing. Hindi ko po father si Sir Alex. Huwag niyong itami dito yung tatay ko, okay? Hindi ko pa nga siya nakikita eh. Nag-offline finding father nga ako ngayon eh. Tapos sabihin yung father ko siya. Halatang yung mga nagsabi nun eh, hindi ko talaga supporter or hindi talaga nanonood ng videos ko simula pa nung una. At pumunta din tayo dun sa mga comments. Nababasa ko rin na OA, maarte. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit nga ba ako or tayo natatawag minsan na maarte at saka kung ano nga bang masama at kung meron nga bang masama sa pagiging maarte. Ayan, kagabi, nag-research ako. Nag-research talaga ako. 2 a.m. nag-research ako kasabay ng paggawa ng assignment ko ng tungkol nga doon. At ito yung mga napagtanto ko. Naalala ko din yung sinabi ni Janela sa sinabi ni Janela Salvador sa isang featured Star Studio magazine na I don't see anything wrong with being maarte. It's just a personality. It doesn't define a person. So yun, tumatakbo yun sa isip ko na wala naman talaga sa pagiging maarte yung pagkatao mo, yung kung ano yung nasa puso mo. At ito pa, nabasa ko rin dito sa Cosmopolitan site, 10 times it's good to be maarte. Unang-una, having good hygiene. Ayan, meron kang good hygiene yung umiiwas ka sa dumi, parang, syempre, mahalaga naman talaga yung presentable ka at meron kang good hygiene, diba? Tapos, eating manners. Yan. So, sabi ng iba, kapag hindi ka nagkakamay, maarte ka na daw. Hindi naman sa ganun, di ba? Parang, gusto mo lang talaga na maayos ka kumain sa paningin ng iba. Pero kung magkakamay ka, make sure na malinis yung kamay mo, di ba? Tapos, thinking about other people. Hindi lang yung kapakanan mo yung iniisip mo, kundi yung nasa paligid mo rin. At thinking about the environment. Ayan. So, dapat maging good influence ka sa environment. Ako din kasi yung tao na kapag nakikita ko yung nasa environment ko na magulo, kunwari dadaan ako sa kalsada or street na magulo, may mga bata-batang tumatakbo, naglalaro. Parang sabi ko, sana magkaroon ako ng power na ayusin sila, no? Pero wala eh. Ganun talaga. Si God ang bahala sa kanila. Ayan. So, ang magagawa ko lang is iwasan yung ganong situation na mahantong ako doon, diba? So, kaya yun. So, yun din na may misunderstood or na may misinterpret din ng iba na kapag nag-i-English ako or yung ibang tao, eh, maarte na. Yun. So, hindi ba talaga pwedeng gumamit ng second language since yung English naman is our second language, diba? Palibhasa, yung mga tao ngayon, ginagawang big deal lahat at saka napaka-insensitive talaga. So, tayo na lang yung mag-a-adjust para iwas gulo tsaka para iwas hurt feelings, diba? Tsaka, ika nga ng Jamil sa napanood kong video nila na okay na si Camille at yung fam ni Jayzam. Taray, mandirigma! Ayan, sabi nga nila, kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi at masasabi at masasabi sa'yo yung mga tao. Kaya, it's better na gawin mo na lang kung ano yung sinasabi ng puso mo. Pero dapat, yung gagawin mo na yun is hindi labag sa anumang batas. Republic Act number 2001, 22, anti-martial law, death law. Ayun, pumunta na nga tayo sa hall natin, ano? At yung mga hinol ko, last week pa siya, galing sa... Forever 21! Ayan. Gusto ko na mag-haul kasi mawawala na naman ako ng time. Pasokan na naman. So, let's start. Oh my gosh! Bumili pala ako nito? Hala, seryoso ba? Akala ko, kinancel ko to. Ay,
Hindi, binili ko pala to sa bazaar. Diba yan? So, haul po to nung galing sa Trendsetter Bazaar and sa Forever 21. Ito, mura lang siya. I think it's 150 or 250 kaya binili ko na siya. Ito yung smooth and silk na ano na uso ngayon. Sinusuot din ng mga yayamanin, no? Tapos, ayan. Meron din tayong ito, galing na to sa Forever 21. Sale kasi ang mga malls ngayon, di ba? Nakita nyo naman sa vlog ko. Pati yung Forever 21, 50% off. Ayan, ang size niya is small. This is a dress. Ayan. Ayan. Binipili ko talaga yung mga dress na mahahaba. Tapos, meron din akong pinili na mga shorts. Pinili na mga sleeveless na damit. Sabi kasi ni Mami, bagay daw sa akin yung mga sleeveless since payat ako. Ayan, ito. Tapos, meron pa yan. Ito pa. Ayan, mga buy one, take one yung mga ganito doon. As in, ang daming tao sa Forever 21 nung nanginili ako. Tapos, ito pa. Isa pang sleeveless na color yellow. Actually, pag pumipili ako ng damit, iniisipan ko na sila ng OOTD ko. Tapos ito, nung magkasama kami ni Chelsea sa Trendsetters Bazaar, nasa vlog number 42 ko ata yun, binigay niya sa akin to. So sabi niya, Vashti, sa'yo na lang. Ayan. Thank you very much, Chelsea. Munta naman tayo dun sa nagbigay sa akin ng damit nung kaarawan ng kapatid ko na si Gandang Kara, may nagpadala daw sa akin ng damit tsaka ano, lip tint. Yun. Ito yung pinadala niya. Ang ganda. Ayan. Actually, naghahanap talaga ako ng ganito. Yung merong ganito, parang ano, choker. Tapos, long sleeve. Pero ito, okay naman na to sa akin. Kahit papano may manggas siya. Tapos, pinadalhan niya rin ako ng CNC Shades Lip Tint. Ano ba to? Ayan, pinadalhan niya rin ako nito. CNC Shades Organic Lip and Cheek Tint and Chantress Pink Violet. Ayan. Tapos, meron din nagpadala sa akin ito. I love Singapore. For Vashti. Ayan. Mamaya ko na siya bubuksan. Wawa, yung nakalagay dito sa tag niya is J&J. Small. Tapos, ito pa pala. Ito yung ano ko, last na binili ko nung Trendsetters Bazaar. Mababasa nyo, Watch From Sunset. The Netflix, tama ba? Oh, kiling-kiling ko! So yan, Watch More Sunset sa The Netflix. Kailangan natin pahalaga ng mga bagay-bagay na ibinigay sa atin. So, nag-Netflix lang tayo and chill! So, ako, may Netflix dun sa baba namin. Pero hindi pa ako nakatry na manood dun. Busy talaga ang lola mo, ang senyorita mo. Yan. May naisip na rin akong pang-OOTD sa kanya. Tapos ito, ano, meron ding discount na binigay yung Trendsetter Bazaar. Ayan. Gusto ko ulit pumunta doon, pero ipon-ipon muna ulit tayo. So, yun lang po guys, yung haul natin for today and yung speech ko kanina, yun lang. At, nagbibis na po ako para pumasok. Ayan, so, salamat sa lahat ng supporters ko and sa patuloy na haters ko, salamat din. At i-haul ko na rin pala yung binili ko sa SMY No Share sa tapat ng school namin. Kasi tingnan nyo guys, so, hindi ko talaga siya ginagamit. Pero actually, last month ko pa ito binili. Sabi ko, hindi ko ito gagamitin hanggat hindi ko siya nabivideohan. So, ito po yung itsura niya. Ayan. Mag-focus ka. Lagi nilang tayo hindi nagpo-focus sa isa. Aww. Yan, ito po yung itsura niya. Yan. Parang nude, no? Nude. Yan. Nagpapasalamat din ako sa 30,000 subscribers ko! 30,000 subscribers ko! Actually, kakatingin ko kahapon. 31 na nga siya eh. So, yun. Maraming salamat. Video! Just the way you are, and you don't have to change a thing.